12 pinaka nakakatakot na tulay na hindi mo gugustuhin tawirin. Number 1, Ishima o Hashi Bridge, Japan. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng Japan. Ang Ishima o Hashi Bridge, pinagduduktong nito ang siyudad ng Matsue, Shimane Prefecture, Sikei Minato, Tottori Prefecture. Nakakasuka at nakakahilo ang pagdadrive dito. Kaya naman, isa ito sa mga nakamamanghang tulay sa buong mundo. 2 lane ang tulay na ito at gawa sa kongkreto. Masyado ring matarik ito at kahit na ang pinakamatatapang na driver ay hanggang ngayon ay natatakot pa ring dumaan dito. Number 2, Iya Kazurabashi, Japan. Isa sa mga hindi pangkaraniwang tulay ay ang Iya Kazurabashi na matatagpuan sa Iya Valley ng Japan sa kalagitnaan ng mga bundok at hot springs. Ang tulay na ito ay may habang 45 meters na may taas lang na 14 meters sa itaas ng Ogawa River. Hindi naman ito nakakatakot pero sobrang kakaiba ito. Ito ay gawa sa halaman na tinatawag na hardy kiwi at kahit na matibay ito ay hindi ito masyadong naaakma para sa isang tulay at maaari itong mabulok na hindi magandang para maging tulay. Pero sadyang ginagamit ang hardy kiwi para mabilis itong putulin kung sakaling may manghimasok sa lugar. Ang tulay na ito ay itinatayo kada 3 taon at sa panahon na ito kung saan inuuna ang kalusugan at kaligtasan, may itinatago ding bakal na lubid sa loob ng vines. Number 3, Husaini Hanging Bridge, Pakistan. Ang Husaini Hanging Bridge sa Pakistan ay bago at pinabuting bersyon. Ang una ay mas nakakatakot na bersyon at nasira ng dahil sa panahon. Ang tulay ay gawa sa lubid at kahoy at may nagyayelong hangin na bumubuga kung kaya nagdudulot ito ng malakas na pag-ugoy katulad ng duyan. At ayon sa mga residente, 10 tao na ang namatay habang tumutulay dito. Number 4, Hongyagu Bridge, China. Minsan, parang sadista ang mga nagdidisenyo ng mga tulay na to. Tulad na lang ng nagdisenyo ng Hongyagu Bridge na binuksan noong 2017. Gumawa sila ng tulay na may habang 488 meters at may taas na 220 meters na nakakatakot talaga para sa marami. Ang nakakanerbiyos pa, naisipan pa ng mga nagdisenyo nito na magdagdag pa ng sahig na gawa sa salamin para kitang-kita ng mga dadaan dito ang lambak sa ilalim nito. At hindi lang yan, naglagay pa sila ng konting pag-ugoy sa tulay. Ang glass panels na ginamit ay may kapal na 4 pulgada at ang tulay ay kayang maglulan ng 2,000 tao pero 600 lang ang maaaring lumakad dito ng sabay-sabay. Kailangan magsuot ng shoe gloves ang mga bibisita dito para maiwasan ang pagkagasgas at pagkasira ng tulay. At ang mga otoridad naman ng tulay na ito ay naglagay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng tulay para tulungan ang mga taong nangihina sa takot. Dinagdagan din na mga gumawa nito ang tulay ng sound effects at habang humahakbang ka sa tulay ay may tunog na parang nababasag ang salamin sa ilalim mismo ng iyong paa. Number 5, Kwadinsky Bridge, Russia. Kailangan mong magkaroon ng sobrang lakas ng loob para makapagmaneho sa makatindig balahibong tulay na ito sa Russia. At para madaanan ang wasak-wasak na Kwadinsky Bridge sa Transbaikal Region, kailangan magmaneho ka sa makipot na daan na may lapad lang na 6 na metro at wala itong harang o kahit anong safety features para magligtas sa mga nalalaglag sa nagyeyelong tubig sa baba nito. Ayon sa ODT Central, ang Transbaikal Region Bridge na ito ay ginawa bilang bahagi ng Baikal Armored Mainline Railway pero kalaunang hindi natuloy. Kaya malaya na itong ginagamit ng mga naninirahan sa Kwanta Village. Ang nabubulok na bahagi nito ay hindi na nakumpuni simula nang ginawa ito. 3 dekada na ang nakalilipas kung kaya kakabahan ang sinumang magtatangkang dumaan dito. Dagdag pa dito ang nakakatakot na malalakas na hangin
na kayang-kayang magtangay ng kahit na sino sa katubigan. Sinasabing ang mga dumadaan dito ay binababa ang kanilang pintana para maiwasan ang pagbuwal ng sasakyan dahil sa malakas na hangin. Ang nakakagulat dito, wala kahit anumang tala ng aksidente o pagkamatay ang nauugnay sa pagdaan sa Kwadinsky Bridge. Number 6, Cueswachaca Bridge, Peru. Ang Cueswachaca Bridge ay matatagpuan sa Great Inca Road sa Andes. Ito ang natitirang maayos na halimbawa ng Inca Suspension Bridge. Ang mga tulay na ito ay mahalaga dahil ito ang nagkokonekta at nagbubuklod sa Inca Empire. At patuloy itong ginagamit bilang ordinaryong bahagi ng road system matapos ang ilang siglo. Noong panahon ng kaguluhan at gera, pinutol ang mga tulay na ito para mapigilan ang pagpasok ng kalaban. At nang sinakop sila ng mga Espanyol, marami sa mga tulay na ito ang sinunog. Pinapalitan ng mga residente ang tulay taon-taon, kung saan nilalaga nila ang mga damo para maging matibay na kable. Nagtutulungan ang mga naninirahan mula sa magkabilang dulo ng tulay para mahila ang mga lubid sa magkabilang gilid. Bawat komunidad ay nagsisimulang gumawa sa kanilang lugar hanggang sa magtagpo sa gitna ng tulay kung saan nabubuo ito sa loob lamang ng 3 araw. Number 7, Coiling Dragon Path. Kung natakot ka sa matataas na lugar, matatakot ka na kaagad sa pagtingin pa lang sa mga larawan nito. Sino nga ba namang tao ang kailangan lumakad sa tulay na nakalutang sa hangin na may taas na 5,000 feet? Mahirap isipin kung gaano katagal bago marating ang dulo nito. Makikita sa larawan na marami pang adventures ang pwedeng magawa dito at aminin na natin, talaga namang magandang magpakuha ng picture dito. Pero kayo, kaya nyo bang sikmurain ang taas nito? Number 8, The Hanging Bridge of Gaza, Nepal. Ang Hanging Bridge ng Gaza ay marahil pwede ding tawaging Swinging Bridge dahil sa taas at sa malakas na hangin sa lugar. Umuugoy ang tulay na ito ng walang humpay habang nilalakaran ng mga residente, turista at maging ng mga baka. Kung titingnan ninyo, talaga nga namang mukhang marupok ang tulay na ito, pero nagkakamali kayo dahil sobrang tibay nito. Ginawa ang tulay na ito para mabawasan ang pagsikip sa iba pang mga tulay at araw-araw ay ginagamit ng mga residente na may dalang hayop. Number 9, Puente de Ojuela, Mexico. Maging ang kalsada na papunta sa Puente de Ojuela ay mahirap daanan. Ang tulay ay may haba na 300 metro at matatagpuan sa taas na 327 feet. At ang tulay na ito ay itinayo noong 1898 at unang ginamit na daanan sa paglilipat ng ginto at pilak na nakukuha sa minahan. At kahit na may hawakan pa ito, ang mga pagitan ng tabla ay malalaki kung kaya naman kitang-kita ang bangin sa baba. Two-way ang tulay na ito, kaya naman kapag may kasalubong ka, ay siguradong makikipagkitkitan ka habang naglalakad. Number 10, Titlis Cliff Walk, Switzerland. Para matawid ang Titlis Cliff Walk, kailangan mo munang umakyat sa Mount Titlis kung saan matatagpuan ang tulay sa tuktok nito. Matapos nito ay dadaan ka sa loob ng Glacier Cave sa pamamagitan ng isang underground tunnel. Ang Titlis Cliff Walk ay may haba na 3,000 metro at may taas na 10,000 feet. Sa haba naman at sa taas nito ay may lapad lamang ito na 1 metro. Sinasabing matatawid mo ito sa 150 hakbang sa ibabaw ng bangin. At kapag narating na ang kabilang dulo nito, maaari nang sumakay sa Ice Flyer chairlift para marating ang tuktok ng kabilang dulo ng glacier. Number 11, Royal George Bridge, Colorado. Ang Royal George Bridge ay ang pinakamataas na tulay sa buong mundo hanggang 2001.
Ito ay itinayo noong 1929 mula sa munting halaga lamang na $350,000. Ito ay may haba na 384 meters at may taas na 1,260 feet sa kahabaan ng napakagandang Royal George, Colorado. Sa ilalim nito, makikita ang Arkansas River sa taas na 955 feet. 6 buwan lang ginawa ang tulay na ito at ang 2 pangunahing kable ay tumitimbang ng 200 tonelada bawat isa at nabubuo mula sa 2,100 na kable na nakapulupot sa isa't isa. At dahil walang patayong pundasyon ang sumusuporta rito, gumagalaw ito sa yabag lang ng paa na talaga namang nakakataranta kung tutulay ka dito, kung saan din makikita sa ibaba nito ang ilog na may rumaragas ang tubig. At kung hindi mo naman talaga kayang tumulay dito, pwede ka namang sumakay sa aerial gondola na maghahatid sa'yo sa kabilang lugar na hindi na kinakailangan magpanik. Number 12. 7 Mile Bridge, Florida. Ilan sa mga tulay ay nagdudulot ng labis na takot dahil sa nakahihilong taas nito. Pero ang 7 milyang tulay na ito sa Florida ay may taas lamang na 65 feet. Pero huwag kayong magpapaloko dahil nakakatakot pa din ang tulay na ito. At ito ay kumukonekta sa mga ilang arkipelago ng Florida. At kapag ikaw ay nakatungtong na sa tulay na ito, wala kang ibang makikita kundi ang tulay at ang tubig lang. Ang haba nito at ang pakiramdam na wala kang ibang mapupuntahan ang dahilan kung bakit nakakatakot, lalo na kung iisipin mo na kapag nasangkot ka sa isang aksidente o kahit masiraan ka man lang, ay siguradong maghihintay ka dito hanggang sa may dumating na tulong. At kung akala mo ay ito na ang pinakamalalang pangyayari, medyo nagkakamali ka. Dahil habang nasa tulay ka na ito, maaari ka ding subukin ang panahon dahil madalas itong bayuhin ng mga bagyo. Kaya naman halos walang pagpipilian ang mga inaabutan dito ng bagyo kundi ang magpatuloy na lang sa biyahe.